Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapagpuri at makapagsamba muli sa inyong banal na pangalan. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya na patuloy ninyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin sa pag-iingat sa araw-araw at sa kalakasan ng aming pangangatawan. Sa gabi ito, Panginoon, kayo po ang mauna sa gawain namin. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita. Naway maihayag sa buhay ng bawat isa sa amin ang iyong kadakilaan. Maghari ka po sa aming mga buhay. Sa inyo namin binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay matatagpuan natin sa aklat ng Joshua, kabanata 6. Ito po ay ang buong aklat, ngunit babasahin ko lamang po ang talatang 2. At ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang mga hari at magigiting na kawal. Ang Jericho po, ang kabanatang ito ay nagpapahayag ng kasaysayan ng Jericho. O ang aklat ng Joshua, ang kabanatang 6 ay nagpapahayag ng kasaysayan ng Jericho. Nang ang mga Israelita po ay matagumpay na nakatawid sa ilog ng Jordan, ngayon ay inihahanda nila ang kanilang mga sarili. Spiritually, nakahandang sumunod sa utos ng Diyos at ready silang simulan ang pagsakop sa lupang ipinangako sa kanila ng ating Panginoon. At nakahanda sila, or they are ready to claim for themselves the land that flowed with milk and honey. Gayunpaman, tulad ng mga mahahalagang bagay na gusto mong makamtan sa iyong buhay, hindi ito magiging cheap o magiging walang halaga o magiging madali. Para sa mga Israelita, ang Jericho ang magbibigay sa kanila ng benchmark o sukatan ng kanilang kakayanan. At ang Jericho ay kailangan at sa Jericho ay kailangan nila ng lakas at kakayanang militar upang maging matagumpay ang kanilang pananako. At para sa mga pangkaraniwang sundalo ng Israel, ito ang una nilang pakikidigma at nakikita nila ang posisyon ng Jericho na napapalibutan ng malalaking pader. At nakita nila na napaka-imposible na ito ay kanilang mapagtagumpayan. Para sa mga lingkod o mga tao ng Diyos, kung titignan nila ang wall ng Jericho o ang Jericho, kailangan nilang mag-decide kung sila ay kailangan magpatuloy sa paglalakbay o misyon na kung saan
sila nais dalhin ng Diyos? Would they move forward in spite of the obstacle? Or would they once again retreat for safety? Alam niyo po, bawat isa sa atin ay dumarating sa sangangdaan ng ating spiritual na paglakad. Hindi tayo inilagay ng Diyos sa daigdig o planetang ito nang walang layunin. Siya ay may divine design para sa ating lahat. Ngunit habang hinahangad nating sundin ang kanyang kalooban o direksyon, ay humaharap naman tayo sa paghihirap. At sa aklat po ng Joshua ay tinuturuan tayo kung paano tayo magtatanggumpay sa mga suliranin o kahirapan na pipigil upang tayo ay magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng ating buhay. Paano nga ba tayo magtatagumpay o haharapin ang mga obstacle sa ating mga buhay? Paano tayo magiging matagumpay sa mga hadlang upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay? Paano nga ba? Una po, nais ng Diyos na mapagtugumpayan natin ang mga suliranin sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Una po, binigyan tayo ng pagkakataon bilang mga alingkod o anak ng Diyos. Upang maging matagumpay, ay kailangan tayong magkaroon ng communication. Ang pangunahing suliranin po ni Joshua at ng mga Israelita ay ang Jericho. Kung hindi nila masasakop ang syudad na ito, ang lahat ng pag-asa ng buong Israelita ay maglalaho. Paano ba nila maaabot ang syudad o mapapasok? Paano ba sila makakaakyat sa napakataas ng pader? Una po, kailangan tayong makipag-usap. Si Joshua po ay mayroong Diyos na nakikipag-usap sa kanya. Ayon sa talatang 2, sinabi ng Diyos sa kanya, ibinigay na, pakinggan mo ito, binigay ko sa iyo. Sa iyong mga kamay, ang Jericho. Makikita natin po na bagaman ang mga ganong pahayag ay tila kakaiba kung ihahalin tulad natin sa panahon ngayon, pero ang gayong komunikasyon po, makikita natin mula sa Diyos ay hindi pangkaraniwan kay Joshua. Napakapalad po natin dahil tayo ay may Diyos na pwedeng makausap na sa pagharap natin sa mga suliranin o hadlang na nangyayari sa ating buhay upang tayo ay magpatuloy. Meron po tayong kalayaan upang tayo ay lumapit at kausapin ng Diyos. Yan ho yung napakagandang pribilehiyo na ipinagkaloob dun sa mga anak ng Diyos na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin, nung sinabi po ng Panginoong Diyos na ibinigay na ang Jericho sa kamay ni Joshua para sakupin, nagbigay din po siya ng mga plano na gagawin kung paano ito maisasagawa. Kahit ano pa man pong suliranin at adlang ang iyong nararanasan, ikaw ay sasamahan ng Diyos na ito ay harapin mo. Siya ay committed na makipag-usap sa lahat ng kanyang mga lingkod at bigyan siya ng lakas, kaginhawaan at pag-asa. Kung ikaw man ay nakaharap sa pader ng suliranin na humahadlang at pumipigil upang ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos, huwag mo itong harapin o tangkang i-overcome sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Commune with God. Manalangin ka. At hayaan mo po ito na ito yung magiging first plan of action mo kaysa gawin mo itong last resort sa iyong buhay. Nais ng Diyos na tayo ay patuloy na magtiwala. Tandaan po natin, alam ko sa mga pagkakataong ito, marami tayong goals sa buhay. Lalong-lalo na sa taong ito na nais makamtan. Pero kung titignan natin, nagsisimula pa lang tayo sa ating journey patungo sa
2022, sinalubong agad tayo ng tawag dito ng pandemya uli. In fact, sa totoo lang, last week ay lahat ng symptoms ng COVID-19 ay naranasan ko. At isa sa pinakamabigat ay yung tawag dito, yung nawala ako ng pangamoy sa loob ng ng almost 10 days. Napakahirap kasi natawag dito, ang hirap huminga kasi imbis na sa ilong kahihinga, sa bibig. Pero dahil nga tawag dito, nagbigay ang Panginoon ng pamamaraan kung paano maiiwasan yung severity ng pandemyang ito, ay malaking bagay yung bakuna. Kaya nga po, hindi lang isa yung aking natanggap, naging tatlo pa. Kumbaga, naging loyal ako sa Sinovac. Kumbaga, pati booster ko, Sinovac. Pero makikita natin na ang Diyos ay gumagawa ng paraan kung paano mo makakamtan yung mga bagay na iyong gustong marating o gustong puntahan. Ibig sabihin, hindi ito mangyayari yung iyong gustong gawin nang hindi mo makakamtan dahil siya ay gagawa ng paraan upang maisagawa mo ito. Kung babasahin natin yung verse 1 hanggang 5, makikita natin kung paano ang gagawin at kung paano isasagawa ni Joshua yung kanyang yung mission na ipinagagawa sa kanya. Ang sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ang communication sa ating Panginoon. Tayo ay makipag-usap, tayo ay mag-pray, 'di ba? Gawin natin 'tong first action plan. Huwag natin 'tong gawing last resort. Ikalawa po, we defeat difficulties through compliance or yung tinatawag nating matatalo natin ang sularenin, kahirapan o hadlang o anumang pagsubok sa pamamagitan ng pagsunod. Ayon sa verse 6 and 7, kung ating babasahin, makikita natin kung paano ang ginawa ng mga Israelita sa utos at pamantayan ng Diyos. Sa gitna ng malaking pagsubok na kinaharap ni Joshua po, siya ay sumunod sa plano ng Diyos. Bagaman hindi nila masyadong nauunawaan at naiintindihan ang plano ng Diyos at ang kahalagahan nito, sila ay sumunod pa rin sa Diyos. Inutusan nila ni Joshua ang kanyang mga kababayan na sila ay kumilos. Ang Diyos po ay gumagamit ng mga taong katulad ni Joshua. Ang taong lubos, ang pananampalataya at lubos na masunurin. O a man of faith and a man of obedience. Siya ay masunurin sa anumang iutos ng Diyos at ang sinusunod. At bilang pagiging masunurin at tagapunguna dahil sa kanyang pagiging masunurin sa Diyos, siya po ay sinusunod din ng kanyang mga kababayan. Ano po ang ginawa ng nila? Inutusan sila ng Diyos, ang mga Israelita, na buhatin at dalhi, magdala ng trumpeta kasama ang kaban ng tipan. Sa loob ng 6 na araw ay libutin ang paligid ng siyudad ng Jericho. Sabi nga, 6 na araw silang lilibot at pagdating ng 7th araw, sila ay sumigaw ng ubos lakas at isigaw ang kalwalhatian ng Panginoon sapagkat ibinigay na ni Yahweh ang lungsod ng Jericho sa kanila. At yan po ay matatagpuan natin sa verse 16. Makikita natin dito o anong pagkilos ng pananampalataya para kay Joshua. Makikita natin yung pananampalataya ni Joshua at sa mga Israelita na nagmarcha sa paligid ng syudad. Alam nyo po, wala pang ganitong pakikipaglaban na naganap kahit sa anumang kasaysayan na napagtugumpayan ng ganito. Sa pamamagitan lang na kanilang gawa, sila ay umikot lang sa paligid ng lungsod at
bunga ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, ang kanilang pananampalataya ay nagpakita ng kahiwagaan. Di ba? Yung kanilang pananampalataya, talagang napakahiwaga. Wala man tayong narinig sa kanila na mga negative spirit, discouragement, or hindi nanalig doon sa kanilang ginagawa. Pero kung pagmamasdan natin, kung tayo yung nandun sa, o kung tayo yung mga Israelita na to, alam naman natin, di ba, yung mga Israelita, simula nung sila ay lumabas, kung babalikan natin yung history, eh makikita natin marami silang complaint, pero sa mga pagkakataong ito, sila ay hindi nag-complain. Matahimik silang sumunod sa nais ng Diyos. Yung negative spirit, discouragement ay nawala sa kanila. Pero pag tinignan natin sa paulit-ulit na pag-ikot nila sa labas ng lungsod ng Jericho, sigurado naman, nakita nila ang sitwasyon na imposible na kanilang mapasok ang loob ng lungsod, pero sila ay nagpatuloy sa paglakad. Ang susi po ng kanilang ginawa ay nasa kanilang pagsunod. Ang pagsunod po sa Diyos, ang susi upang kumilos ang kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Marami po sa atin ngayon ang pinagmamalaki ang kanilang sarili sa pamumuhay sa mga matutuwid na paraan. Ngunit tayo po bilang mga anak ng Diyos, mga lingkod niya, ay tinawag upang mamuhay sa pananampalataya. Kailangan lumakad tayo sa pananampalataya at sumunod sa kanyang direksyon o landas ayon sa kanyang pamumuno sa ating mga buhay. Ang susi po ay ang pagsunod upang makamtan mo po ang tagumpay na iyong inaasam sa mga hamon ng buhay, sa mga hadlang upang ikaw ay magpatuloy na maglingkod. Katulad po ni Joshua, kailangan ang masidhing pananampalataya. Okay po. Pangatlo po, sa kanilang ginawa, nakita nila na ang imposible ay naging posible sa pamamagitan ng pagtitiwala. Impossibilities become possible through confidence. Kaya sa verse 22, ito po ang nakasulat. Kaya tinipa ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao. Nang marinig iyon, bumagsak ang mga pader ng lunsod at sumalakay sila at nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lunsod. At ginawa nila ang mga bagay at pinatay nila ang lahat ng tao sa lunsod, lalaki, babae, matanda at bata, pati ang mga asno, baka at tupa. Sa ating mga pagharap sa suliranin o pagsubok, kahit ano pa man iyan, mahaharap natin ito ng buong tapang at confident dahil sa pangako ng Diyos na katugumpayan na ating ibinabandila habang tayo ay nabubuhay. Ano ba yung mga pangakong ito ng ating Panginoon sa atin? Tandaan po natin, pinangako niya sa atin na tayo ay mayroong sandata na pwedeng panghawakan. Makikita po natin yan sa 2 Corinthians 10:45. Ano yung sandatang iyon? Iyon po yung kapangyarihan ng Diyos na nagpapabaksak ng kuta. Pangatlo po, ang impossibilities become possible through confidence. Ang imposible po ay nagiging posible sa pamamagitan ng pagtitiwala. At yan po ay makikita natin sa talatang 20 at 21. Kaya't ganito po ang sinasad, kaya tinipa ng mga pari ang mga trumpeta, kaya't nagsigawan ng malalakas ang mga tao, at na marinig iyon, bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. At pinatay nila lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata, pati ang mga asno at baka
at lupa. Sa ating pagharap sa mga suliranin at pagsubok, kahit ano pa man iyan, maharap natin ito ng buong tapang at confidence dahil ang Diyos ay nagbigay ng pangako na katagumpayan na pwede nating ibandila habang tayo ay naglalakbay sa ating buhay. Ang pangako ng Diyos ay bibigyan tayo ng sandata. Ano yung sandatang ito? Ang kapangyarihan ng Diyos na kapag na makapagwawasak ng kuta. Okay? Matutunghayan po natin ito sa 2 Corinthians 10, 4 to 5. Ikalawang pangako po ng Panginoon ay may lahat po ng labanan na ibinibigay niya sa atin ay ito po ay naka-arrange na. Dahil ito po ay, tawag dito ay inayos niya na. At alam ko ito ay kaya nating pagtagumpayan. At ito ang sabi niya sa Romans 8:28, kung papanong ang Diyos ay nagpakita ng kanyang pagsasaayos sa lahat ng pagsubok na ating kinakaharap. Diba? All things work together for good. Diba? At sa ikalawang Korinto 4:17, ang pangapanadali ang mga kapighatiang dinaranas natin ay bubunga ng walang hanggang kagalakan at magbibigay ng magbubunga ng walang katulad. Okay? So, ang Diyos po ay kung tayo man ay nakakaranas ng hindi magaganda sa ating mga buhay, tandaan po natin, panandalian lang yan. Nakaayos po yan, naka-arrange yan, inayos po ng Diyos yan, at hindi niya ibibigayan ng hindi natin makakayanan. At binigyan din po tayo ng kakayanan, di ba? Dahil sa kalakasang ibinibigay niya sa atin, di ba? Sa Philippians 4:13, di ba? Makikita natin ang lahat ng ito, lahat ng mga pagkahirapan na ating nararanasan ay kaya nating mapagtagumpayan dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na ipinagkaloob sa atin. Diba? Sa Ephesians 6:10, ganun din, diba? Bilang magpakatibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya makikita natin na yung promise niya sa atin sa lahat ng pakikipaglaban ay pwedeng-pwedeng mapagtugumpayan sa pamamagitan ng kanyang pangako. Diba? Palaging may victory. Palagi pagka tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon. Ayon sa Corinthians 15:5-7. At makakaasa tayo sa lahat ng ating laban, hindi tayo nag-iisa. Palagi natin siyang kasama. Makikita natin naman kung paano niya sinabi ito sa Hebrews 13:5 at sa Matthew 28:20, di ba? Siya ay palaging makakasama natin saan man siya o saan man dako ng mundo tayo naroroon. Di ba? Kaya natural lang na ipagdiwang natin yung mga katagumpayan na ibinibigay niya sa atin. At naniniwala ako, ayon sa kanyang tawag dito, pangako sa John 14:1-3, makakasama natin siya sa oras ng katagumpayan sa ating mga buhay. At habang tayo po ay humaharap at nakikita natin yung mga hadlang sa ating mga buhay, kailangan nating maniwala at magtiwala sa Panginoon, sa kanyang mga salita at sa kanyang pangakong tagumpay ng bawat isa. Alam niyo po, hindi pangkaraniwan na magkaroon ng common sense, ng paniwalaan, yung gagawin ng Diyos ang imposible na maging posible. Hindi po pangkaraniwan ito, pero kailangan po natin magmaniwala dahil ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nakita naman natin kung paanong ang pader ang bumagsak. Ang pader po sa kaganapang ito ay hindi ang problema at hindi naging problema kailanman. Ang problema dito po ay ang tao.
Tayo naman po palagi ang problema. Ang Diyos ay may kakayanang gawin ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin para sa ating mga buhay. Ngunit gagawin niya lamang po ito kung ikaw, ako, ay kikilos ayon sa pananampalataya at lubos ang pagsunod sa kanyang kalooban. At kapag ginawa mo o ginawa natin ang inuutos niya, siya ang bahala sa pader na nakaharang sa ating harapan. At bilang pagtatapos, ang sabi po sa Hebrew 11:30, pinaalala sa atin, dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Si Joshua or Joshua and the people of God demonstrated confidence in the power of God. Meron ka rin bang confident na katulad ng kay Joshua sa kapangyarihan ng Panginoon? Tandaan po natin na ang laban na ating kinakaharap ay hindi para sa atin lamang. Ang Diyos po ang haharap dito. Hindi natin po kakayanin ito mag-isa. Kaya nga po, ipinangako kay Joshua ang katagumpayan dahil siya ang lalaban sa mga bagay at problema na ating kinakaharap. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng confidence sa Kanya at maging matagumpay ang ating mga buhay. Diba? At isang bagay upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay ay makikita natin sa aklat din ng Joshua kung paano ang sikreto ng tagumpay na ating gagawin upang sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon tayo ay palaging matagumpay. Ito po ay makikita natin sa Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaadoon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Nawa, katulad ng buhay ni Joshua, na patuloy na nagtiwala sa ating Panginoon at patuloy na nakipag-usap at sumunod sa kanyang mga kalooban. Nawa maranasan din natin ang tagumpay katulad ng ginawa ng Panginoon kay Joshua. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito, nawa ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng karunungan kung paano haharapin ang buhay ng matagumpay sa taong ito o sa taong ito at sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Pagpalain po tayo ng Diyos, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng ito na binigay mo sa amin. Tunay nga Panginoon, sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya namin sa iyo, makakamta namin ang tagumpay na iyong ibinibigay. Ang sabi mo po, pinagkaloob mo na po sa amin lahat ng mga bagay. At kami ay handa na, inihanda mo na upang sakupin ang mga bagay na humahadlang o anumang hadlang nito. Ang nais naming katagumpayan ay nasa amin na Panginoon. Kaya tulungan mo po kami na ang pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban ay aming maisagawa. Huwag nawa kaming magsawang magbulay-bulay at manghawakan sa iyong mga salita. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. God bless you.
Sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, ipinagtatagubiling ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Patuloy nating ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ipahayag po natin ang kanyang mayamang pagliligtas at lagi nating sundin ang patnubay, ang kalakasan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat.